Selamat dan buhay muli. Welcome back to my channel again. This is me, Teacher Tisha, at your service. Samahan niyo akong mag-aral at matuto. Araling Panlipunan 3, Quarter 4, Week 7. Paksa, gampani ng pamahalaan sa paglilingkod sa lungsod sa sariling rehiyon. Ang bawat barangay, lungsod, bayan o lalawigan ay pinamumunuan ng mga taong pinili ng mamamayan. Pangunahin sa mga dapat niyang gawin ang makapagbigay ng serbisyong publiko. Kabilang sa mga ito ang pagsisiguro sa kaligtasan ng buhay ng lahat ng nasasakupan niya. Tinitingnan din at iniingatan ang kalusugan ng lahat. Nasusukat ang kagalingan ng pamumuno batay sa kakayahan ng leader o pamunuan na makapaghandog ng mga nasabing serbisyo. Mga namumuno sa barangay, lalawigan, bayan at sa barangay, katuwang ang barangay kagawad, pinananatili ni Kapitan ang kaayusan, katahimikan at kaligtasan ng kanyang nasasakupan. Ang lahat ng punong barangay ay sumusunod din sa punong bayan o lungsod. Ang mga serbisyong dapat na naibibigay sa mamamayan ay dapat na sinisigurado ng kapitan. Lungsod o punong bayan, ang punong bayan o lungsod o mas kilala sa tawag na alkalde-mayor ay kinikilala bilang tagapanguna at tagapagbigay ng pangkalahatang paglilingkod sa lahat ng mamamayan. Ang pagtataguyod at pagbibigay ng serbisyong panlipunan ang pangunahin sa kanyang gawain. Ito naman yung tinatawag nating organizational structure ng bawat lungsod. So, ang nasa itaas ay alkalde o mayor. Sumunod ay ang vice alkalde. So, under him may sangguni ang panglungsod. Okay? Punong barangay. Okay, at under ng punong barangay naman ang kagawad. So, yan ang organizational structure ng bawat lungsod. Tungkulin at pananagutan ng mga namumuno, ang bawat pinuno na naihalal ng mamamayan ay may mga tungkulin at pananagutan na dapat may sagawa. Sa panahon ng kampanya, ang mga nais mamuno ay naghahain ng mga pangako at plataforma sa alkalde, punong tagapagpaganap, tungkulin niyang patupad ang mga batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanyang nasasakupan. Si alkalde naman ay katulong ng alkalde sa pagpapatupad ng mga batas sa ikauunlad ng kanilang nasasakupan. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa tinitingnan upang masukat ang kakayahan ng isang kalusugan. Programa, tungkulan ng pagbabakuna, feeding, libreng konsultasyon at gamot. Sa edukasyon, pagpapatayuan ng mga paaralan at silid-aralan. Nagbibigay ng mga computer at iba pang gadget na magagamit sa pag-aaral. Pagbibigay ng suporta sa mga guro. Pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan 24/7 ng pagpapatrolya upang masigurong kapayapaan, magalang na pakikituro ng kapulisan at masigasig na presensya ng barangay tulad ng pagbibigay ng ayuda sa mga mamamayan sa panahon ng pandemya. Infrastruktura, patuloy na pagpapagawa, pagsasaayos ng mga daan, tulay, mga gusaling pangserbisyo, publiko, ng pamahalaan para mas maayos na makapagbigay ng serbisyo sa mamamayan. Pangkalahatang serbisyo, pagpapagawa upang magkaroon ng ligtas na tubig para sa mga mamamayan at kuryente para sa lahat. And para sa gawain dalawa o isa, panuto, tanungin ng mga magulang o nakatatanda kung ano ang pangalan ng mga pinuno ng barangay at tulad at lungsod, kung saan kayo nakatira, isulat ang kanilang katangian at kanilang mga tungkulin. Gawin ito sa inyong mga sagotang papel o quaderno. Sa gawain dalawa, balikan ang katangian ng mga leaders sa inyong lungsod o barangay
Gumuhit ng isang larawan ng isang pinuno na gusto mong gayahin panglaki mo at isulat ang dahilan. Bakit mo siya gustong gayahin? At dito na nagtatapos ang ating aralin sa Araling Panlipunan. Maraming salamat mga bata, paalam!